Hi guys! Welcome to Starling Channel. Ngayong araw na to ay magre-refill na naman ako ng aking mga paninda. Ngayong araw na to ay napakainit dito sa lugar namin kaya naman maaga pa lang ay nakababa na yung tabing ng aking tindahan. Maalinsangan na aking pakiramdam kaya naman panay ang inom ko ng tubig para maibsan yung init ng nararamdaman ko dahil sa napakainit ng sikat ng araw ngayon. Kadalasan alauna na ng hapon kami magbaba ng tabing pero ngayon alas 10 pa lang ng umaga ay kailangan na namin ibaba yung tabing dahil nga sa sobrang init. By the way, kanina pa nga pala ako nakapamalengke alas 8 kasi alas 8 yung bukas ng grocery malapit dito sa lugar namin. Dahil matagal na rin ako sa ganitong larangan ay napagko-compare ko na rin yung mga presyo dito sa may amin, sa malapit sa grocery dito sa amin at saka sa palengke. At syempre maraming murang paninda doon sa grocery yung binibilhan ko. Kaya naman karamihan ng aking mga tinitinda ay talagang doon ako bumibili. Yung mga rekado tulad ng mga sibuyas, bawang, kamatis at kung ano-ano pa ay sa palengke ko yung binibili. Syempre kasi laging fresh doon kasi nandun yung bagsakan na mga nagpupunta sa Divisoria at saka yung mga nanggagaling sa bundok. At syempre doon na rin ako bumibili ng mga harina, cornstarch, munggo at saka iba pang mga ripakin. Kasama na rin dyan yung mantika at saka syempre yung mga itlog ay sa palengke rin nabibili ng mura. Kadalasan lagi ako may dalang listahan para hindi ko nalilimutan yung mga kailangan kong bilhin. At syempre pinapalabisan ko rin yung dala kong budget kasi meron ako minsan na nakikita na wala doon sa aking listahan o kaya naman fast moving sa aking tindahan tapos naka-promo. So syempre para hindi natin mapalampas yung ganong pagkakataon na tayo ay kumita, madagdagan yung income sa dito sa tindahan ay bumibili tayo ng mga ganon. Kaya kailangan ko talaga pag ako namimili ng extra money. Ganyan talaga yung ginagawa ko sa pagdi-display. Hanggat kaya kong isiksik, isinisiksik ko para mas magandang tingnan. Mas maganda kasi guys pagka mukhang punong-puno yung iyong tindahan. Kaya dyan sa harapan ay talagang inilalagay ko yung kaya kong ilagay na mga paninda para magmukhang maganda sa paningin ng maimili, lalo na yung mga dadaan. Kaya pag napadaan ka dito sa aking tindahan, ay siguradong lilingon ka at malaki din yung chance na bumili ka. Ito yung araw-araw kong ginagawa bilang isang tinderang nanay, tindera ka na at ginagawa mo pa yung mga gawaing bahay. So kahit papaano naman ay nagagawa ko naman guys. Kayang-kaya naman natin mag-multitasking. Para sa akin ay okay na muna ito para masubaybayan ko pa rin yung paglaki ng aking mga anak. Dahil gusto ko habang sila ay narito sa bahay kasama namin mag-asawa ay masulit namin yung mga moment na kasama namin sila. Dahil darating yung araw na gustuhin man natin at hindi ay bubukod at bubukod sila ng kanilang tirahan. Dahil syempre darating yung panahon na magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya. Minsan nagagalit ako pag nakikita kong makalat, madumi at saka maingay yung aking mga anak. Pero at the end of the day, naiisip ko na darating yung panahon na mamimiss ko yung ganitong moment. Na hanapanapin ko yung kanilang kalat, yung kanilang mga ingay. So, naishishare ko lang pala to sa inyo guys kasi alam ko karamihan sa mga kasari ay mga nanay din na katulad ko. So, alam ko makaka-relate kayo dito sa aking ikinukwento. At balik na tayo guys dito sa aking pagdi-display. Ayan, at malapit na nga ako matapos sa aking pagdi-display. At pag na-display ko na lahat yung aking mga paninda, lahat na aking mga pinamili at nakita ko na yung resulta ng aking pag-aayos at ganyan, tulad nyan, gandang-ganda na ako dyan guys. At syempre, lalo tayong ganado na magtinda. At hindi rin tayo tumitigil na magmanifest na lalo pang dumami, mas dumami panawa ang laman ng aking tindahan. At syempre, hindi pa rin natatapos doon. Meron nga pala akong biniling harina at saka cornstarch sa palengke. Kaya naman, ito, isusunod ko na kaagad. Irerepa ko na kaagad para ma-display na at maibenta na. Ang kilo nga pala ng harina at saka cornstarch dito sa lugar namin ay 45 pesos. At yan ay napapalabas ko ng 8 balot kada isang kilo guys. So pumapatak na 80 pesos ang isang kilo. Kaya medyo malaki talaga ang tinutubo sa
pagre-repack. At nilagyan ko na rin pala yan ng tanda, H para sa harina at C para sa cornstarch. At kalapit nun yung presyo niya na 10 pesos. Para naman pag nagbenta, ang may iwan dito sa tindahan, pag wala ako, ay alam nila yung presyo at madaling ibenta. Medyo mahaba na rin yung kwentuhan natin guys, kaya naman magpapaalam na ako sa inyo. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-subscribe, pakilike na rin ang video nito, sama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone.